Hello guys, welcome ulit sa ating guitar tutorial. So bago tayo tumungo sa ating lesson, nais ko magbigay ng tips about sa strings ng gitara. So kung kayo nagsisimula pa lamang or beginner, mas maganda na yung gagamitin nating gauge sa string ay mas manipis para hindi tayo mahirapan sa pag play ng guitar or ng chords. No? Pag mas manipis, mas madali siyang i-press. Hindi siya mas malambot siyang i-press na compare sa mas makapal na gauge. So ang example na gauge na pwede niyong bilhin ay starting from 0.009 inches. Yun po yung diameter niya. So yun po yung number 1 string. So ganun po siya kanipis. 0.009 po. So yun po. So ang lesson natin ngayon ay about sa kung paano bumasa ng guitar tablature. Okay? So, ano ba yung guitar tablature? So, ang tablature ay parang klase siya ng musical notation na ginagamit ng mga gitarista. No? Na in-improve or dinevelop nila para malaman o masabi kung saan string ng gitara ang iyong ipi-play or ipi-press mo. No. So kung anong fret ba siya, saang fret, no. So instead of notes, nota, ginagamitan ito ng mga numbers. Okay, so mas madali siya basahin. So halimbawa, saan ba ginagamit 'to? Pag may gusto kang ikapain or parang siprahin na ad-libs or melodies, pwede mong hanapin siya by means of guitar tablature. Okay? So, kung meron tayong tinatawag na musical staff, dito naman sa gitara, meron tayong tablature staff. Okay? So, para din siyang diagram kung saan nakalagay yung mga nota. Pero sa guitar tablature, mga numbers ang nakalagay. So, kung mapansin nyo, meron diyang anim na lines, no? So, yung anim na lines na yon, yun ay nagsisilbing anim na strings nitong gitara. So, yung nasa taas na line, yung po dun sa tablature natin, yun po yung first string. Siya po yung high E, no? So kung titingnan niyo, parang baliktad, no? Dito sa actual guitar natin, yung nasa taas is yung number 6 na string natin, which is the most thicker string, yung pinakamakapal. Dun sa tablature natin, pag binasa mo siya, yung nasa taas, yun po yung pinakamanipis, which is the number 1 string, yung high E. Okay? So, yung nasa pangalawa naman po, yung pangalawa dun sa... So, yung sumunod naman po dun sa taas, pangalawa sa taas, ay yung second string, which is the B, no? B note. So, ito po yun. So, dito po siya. Pag nandun sa guitar tablature, no, nandun po siya sa taas. Pangalawa sa taas. Okay? Tapos, yung pangatlo namang string na mababasa nyo dun sa tablature, yun naman po yung G or yung third string natin. Dito, ito po yun, no? Yung pangatlo. Okay? And then, yung pang-apat naman po natin is yung D string. No? Pang-apat. And then, yung pang-lima natin, nandun na sa lower part, is yung fifth string. Dito sa guitar, ito po yun, pang-lima. And then, yung last, yung nasa pinakababa ng tablature staff natin, ay syempre yung 6th string. So, ang equivalent po nun ito.
nasa taas naman ng gitara natin. Doon po sa tablature stuff, nandun po siya sa pinakababa. So, kung titingnan po natin, pabaliktad po talaga siya, no? Pero pag nakabisado nyo naman yan, madali na lang basahin. Okay? So, ngayon, tingnan natin itong diagram, no? Ng ating tab. So, kung makikita nyo dyan, mayroong mga numbers. Merong 1, 3, 2, ayan, and then 0. So, merong apat na numbers. So, mga single notes in tablature. Okay? So, yung number na yan, yun yung magde-describe kung anong fret mo ipi-play yung notes. Okay? So, yun po ang ibig sabihin yan. So, dyan mo ilalagay yung daliri mo sa isa fret na yan, kung anong number yan. So, let's say, for example, yung number 1, no? Nakalagay siya dun sa pinaka-taas na string, no? So, sabi natin, ang pinaka-taas na string, yun po yung first string. Ito po, no? Yung E note, high E note. So, ibig sabihin, dito natin ipi-play yung number 1. So, yung number 1, ang ibig sabihin po niyan, the number of frets or number of fret. So, ibig sabihin, kaya 1, sa first fret mo siya ipi-play. Okay? So, ito po yun, no? So, yung pinaka unang fret and then first string kasi nandun siya sa pinakataas. So, yan po yung tunog niya. Okay po. And then, next naman po dyan, makikita nyo ay meron namang kasunod na number 3. So, yung number 3, nandun pa rin po siya sa first string kasi nasa taas pa rin po siya eh. So, first string pa rin siya. Kaso nga lang number 3 na, ibig sabihin, pang ilang fret na po siya. Pangatlo na po. Okay? So, first fret, second fret, and then third fret. So, ibig sabihin, dito natin siya ipi-play. No? First string, third fret. Kasi number 3 po yung nakalagay dun sa taas, sa pinakataas, which is the first string. So, papi-play po natin siya. So, yan po yung tunog po niya. So, meron tayo kaninang 1 and then 3. Okay? So, next naman po, yung pangatlong note natin. So, yung pangatlong note natin ay dun muna siya ipi-play sa second string kasi nasa pangalawa na siya. No? Second string. Dito na po sa pangalawang string. So, nakalagay po dyan number 3. Okay? So, ibig sabihin, pangatlong fret siya. So, bilang po tayo 1, 2, 3. So, dito po. So, yan po yung pangatlong note natin. So, kung ulitin natin, kanina po ay 1, 3 and then 3. Yan po, no? 1 3 3. Okay, so yan po yung tatlong notes na gagawa natin. And then meron din tayong number 2, no? Sa pangatlong string, no, sa third string. So babalik tayo dito sa second fret kasi number 2 yun eh. No. And then third string. So 1 2 3. So third string. So ito po yung tunog ng note na yan. Okay, so yun na po yung pang-apat na note natin, no. Based dun sa ating
tab. So ulitin natin sa umpisa. 1 3 3 and then 2. Okay. So next note natin ay yung panglima natin ay yung number 1. No, yung number 1 nandun ulit sa second string. So number 1, babalik tayo first fret. Yan. So ito po yung tunog niya. So yun po, no? So yun po yung tunog niya. Okay, so ito po yung tunog ng second string first fret. Yan po. So yung next natin dyan ay yung zero na located sa second string. So pag zero po, ibig sabihin wala kayong ipipress na note or wala kayong ipipress dyan na fret, no? So open note lang siya pag zero po yung nakalagay na number. So ibig sabihin ipiplay mo lang siya dun sa second string. Okay, parang ganito po. Okay. And then the last note po ay yung zero again dun sa first string. So ito po yun. Okay. So bali yan po yung lahat ng notes based dun sa ating guitar tablature or pinaiksi po natin tab ang tawag. Okay, so ulitin po natin lahat. Simula. So meron tayong 1 sa first string and then 3 sa first string and then 3 ulit sa second string. Next is yung 2 sa third string and then 1 sa second string. 0 yan sa second string and last 0 sa first string. So kung bibilisan po natin ng konti, so ulit po 1 3 3 0 0. Isa pa po. 1 3 3 2 1 0 0. Isa pa po. 1 3 3 2 1 0 0. Okay, if ever naman po na makakita kayo ng nakahanay po lahat ng notes dun sa ating tab, ibig sabihin po nun ay chords in tablature. Ibig sabihin, sabay-sabay mo silang ipipress, hindi po single note. Okay, so sa example na yan, ipiplay natin lahat ng strings at the same time. Okay, so yung first, second, and sixth strings ay mga open notes yan. Okay, so ibig sabihin hindi po natin sila ipipress katulad ng ginawa natin kanina. Ang ipipress lang po natin is yung 1, 2 and 2. Okay, so doon natin ilalagay yung ating parang chords po siya, yung first finger natin dun sa first fret, no, sa third string, yung number 1 po. And then yung middle finger natin dun sa 5th string, 2nd fret. And then, yung ating ring finger dun sa 4th string, 2nd fret. So, ganito po may itsura nyan. So, yung the rest ng string is 0 lahat. Kasama po yan sa ating ipiplay.
Okay? So, ito ay example ng E chord. Okay? So, kung sa tab, ganito po ang itsura ng E chord. Ganyan po sa pagbinasa. So, pag in-strum po natin, ganito po ang tunog. Okay? Okay? So, ganun po ang paraan kung paano magbasa ng guitar tablature. Maraming salamat po.